Number one, ulitin na natin. Balik tanong natin. Bakit ginagawa ito ng kapulisyahan? Si Pastor Tibuloy po ay may kaso. Ang kaso niya, ang tawag nito ay sexual abuse and other acts of child abuse, mga bata. Dapat malaman at maunawaan ang lahat ito. At siya ay may warrant of arrest dahil dito. At pinakamatindi, isa pang kaso ay anti-traffic infractions. At ito yung tinatawag ng non-buildable. Ito yung ginawad ng mga korte. Korte po ang gumawa nito, hindi ang polis. Inuutusan ang polis, nakanapin siya. At of course, pinaghandaan po natin ito. Dapat paghanap po sa kandida, hindi lang naman siya. Trabaho ng pulisya na dapat lahat ng mga wanted, ito lang hanapin. Otherwise, mahirap. Nadami ang mga fugitive from justice. Dapat talaga hanapin. Ang tanong, kaano ka dapat pahanda rito? Kailangan ng DACA ba ko? Sa isang panayam ni Pastor Tibuloy ay sinabi na mismo na hindi siya magpapahuli ng buhay. Alam niyo yun, it was recorded in all media. At alam naman natin ang papasukin natin na sa mga lugar niya na talagang buhuli siya ng kanya. With due respect naman, sana maunawaan nilang ang kahalagahan rito ng sink na mga nandun. Ilang beses siya pinaalalahanan sa mga pinis. So kung pupunta ka rin isa o dalawa, tapos natin hindi papahuli ng... Okay, magandang hapon Pilipinas, magandang hapon Luzon, magandang hapon Visayas, magandang hapon Mindanao. Samahan niyo ako sa aking palatuntunan, Huli Ka ni Jojo Sibial, dito lamang ho sa Huli Ka News TV, ganun din ho sa Huli Ka Radio Internet Broadcasting. Salamat po sa inyo. Ha? At samahan niyo ako upang aking talakayin. Ito pong isang issue na naman po sa hapon na ito na kung saan po ako po nagulantang dito po sa pag-serve ng warrant of arrest. O search warrant. Ano ba ito? Warrant of arrest ba ito? Ito yung sinerve po kay Pastor Apollo Kibuloy. Marami pong espekulasyon. Meron din pong ilang mga katulad ni dating Pangulong Duterte na isang abogado. Ganon din po ang mayor ho ng Cebu City, si Mayor Rama. No? Sila po nagbigay po ng kanilang komento. At ito po, ating pong pinapanood, yun naman pong side po ng gobyerno. Ito pong si Secretary Attorney Benjamin o Binhor Abalos Jr. ng DILG. Na sabi nga ho niya, dapat ho sumuko ha, sa gobyerno. Ha? At mamaya po atin pong pag-usapan ito. Oh, maing hapon sa tanang mga taga-Bisayas at Mindanao. Diyos maray na hapon mga Bicolanos at magandang hapon po sa sambayan ng Pilipinas. Happy independence sa ating lahat. Salamat sa ating demokrasya. Kahapon po atin pong sinelebrate. I-celebrate ho ang Independence Day, June 12 ho yan ha. Salamat na marami sa inyo. Siyempre, of course, ang ating mga kababayang OFW. Maraming salamat po sa inyo. Paki-like, follow, and share lamang po ng ating pong programa upang pong ating pong itong mapanood po ng ating mga kababayan, lalo na higit sa lahat sa mga opisyalis ng ating mga gobyerno at maging sa ating mga mahal sa buhay. Okay? Ipagpatuloy po natin at mamaya po ating pong talakayan at pag-usapan ito. Ha? Thank you. Magandang hapon po sa aking kasamahan. Alvin Umandam Taata is watching. Thank you so much, Alvin Umandam Taata. Magandang hapon sa iyo, Bossing Alvin. At salamat po sa inyo pong pagbigay sa akin ng dahon ng guyabano at dahon ho ng masaan at sambong. No? Salamat at isa po yan sa akin pong iniinom na tsa every morning ho at bago matulog. Ha? Thank you! Kaya yan ay pinag-isipan, pinag-aralan, talagang pinag-handaan. No, ang importante ay walang nasaktan. Kung pa kung makikita niyo mga tapes, baliktad pa nga, binawater panel pa ang mga pulis. Kung sila pa binawater panel, pero nagpipi pa rin sila. At this would show na talagang walang nasaktan, no? Kaya pakulto hindi natin talaga siya nakulit. Pero ito pinapangako na sana sumuko na siya. Kasi kung talagang inosente siya, hanapin na ang proseso. Dahil ito yung proseso ng ating lakas. Ay batas tayo rito at sinusunod lamang natin ang istruktura ng ating lakas. So, kailangan
kung talaga inosyente, sumuko humarap sa korte. Hindi ba? Hello, at napakalalim na usapin ito. Ito'y usapin legal, no, sa isang kaso. Yun nga po, ang kaso po niya, isa ho sa pag-aabuso, no. Inaabuso yung mga minor de edad, kabataan. Naaabuso, inaabuso ho yung mga kababaihan. Yun po ang isa po sa mga kaso po na isinampa. O laban po kay Pastor Apollo Quiboloy. Noong mga nakaraang 2 months ago, no, natalakay po natin ito. At yun nga po, narinig natin o nabasa, napanood natin ang samot-saring mga komento maging sa miyembro ho ng itong Jesus is, ano ba ito? Ano ba ito? Kanilang, ano, kanilang congregation, no? May mga ilan pong komento, siyempre, yung komento din po ng mga hindi miyembro, no? So, samot-sari ho. Ngayon, mayroon po tayong isang komento rito na payag po ito ng pangalawang pangulo, no, ni Vice President Inday Sara Duterte, ang secretary po ng Department of Education. Ito po ang kanyang pahayag patungkol po dito, oh, sa pag-serve po ng warrant, oh, kay Pastor Apollo Quiboloy o paghuli, oh, kay Pastor Apollo Quiboloy, ha. Basahin lamang natin ito at atin pong pag-usapan. Ayon po dito kay BP Sara, kaisa ako sa mga nanawagan ng maayos, katanggap-tanggap at makataong pagpapairal ng batas, at pagtataguyod ng hustisya sa ating bansa. Kung alam po ninyo si BP Sara, isang abogado rin ho ito. Kasunod ito ng magulong pagpapatupad ng arrest warrant, warrant of arrest po ito, kay Pastor Apollo C. Quiboloy. Kahapon na sanhi ng isang araw ito, ha? Hindi po kahapon, nung isang araw po ito. Nasanhi ng questionabling pagpapakita ng lapis na puwersa at otoridad sa harap ng mga sibilyan sa ating pagpapairal ng batas. Huwag nating kalimutan ang kaligtasan ng lahat, lalo na ng mga sibilyan, at mahalagang matiyak na malayo sa panganib ang mga kabataan. Dahil nga po nung mahuli ho, may mga mag-aaral, mga minor de edad o mga kabataan na nasakripisyo ho sa kanila pong kalagayan. Huwag din sana nating kalimutan na ang pandarahas sa ating mga mamamayan ay paglapastangan sa ating demokrasya. Sana ay mapanatili natin ang respeto, kaayusan, at kapayapaan sa ating bansa. Maging laging mahinahon din sana ang mga dabawin niyo at ang buong sambayanang Pilipino, at magkaisa ang lahat sa pananalangin para sa katotohanan at hustisya. Yun po ang mensahe po ni Inday Sara Duterte, ang ating pong pangalawang pangulo ng Bansang Pilipinas, at secretary po ng Department of Education. Linaw dito, kahapon po, nung isang araw po, akin pong ipinanood, no? Napanood ko po, ang isa ho sa mga sa video ho na kung saan po hinuli o huhulihin. Ha? Huhulihin. Ito pong si Pastor Apollo Quiboloy doon po sa doon po sa kanya pong kinakaharap po na arrest warrant na dapat hong iserve ng ating kapulisan. Ang sabi naman po ng dating Pangulong Duterte, hindi pa ho guilty. Ganun ang nangyari. So, hindi ko po alam kung sino po ang tama rito. At ayon naman po kay Secretary Binhor Abalos Jr., isang abogado rin ito, sabi niya, dapat po sumuko. Dapat po harapin ang kaso laban sa kanya. Dahil mabibigat nga naman talaga itong kaso na kinakaharap o isinampa laban kay Pastor Apollo Quiboloy. Ano po mga kaso ito? Child abuse. Pang-aabuso sa kababaihan.
Mabigat ho ito. Na mga kaso. Non-billable ito kapag ito'y napatunayan, kapag ito'y nahatulan sa korte. Kaya kung napansin ho ninyo kapag kayo hinagsumbong na isa hong minoridad, inabuso ho, agad-agad ang kapulisan, lalo na po ang police woman, hindi ho nagpatumpik-tumpik kundi pupuntahan at irisky o tulungan po ang minoridad na naabuso o inaabuso o nang aabuso sa kanya. Ganun din ho sa mga kababaihan. Sabi nga ho ng batas, kahit asawa mo na, kapag ayaw niya makipagtalik sa iyo, pwede kanyang sampahan ng kasong pananambalata, or either rip. Kaya mabigat po ito. So tayo naman, atin lamang pong inaalam, kaya nga sabi po dito ni BP Sara Duterte ho, na kailangan ho manawagan tayo ng maayos at katanggap-tanggap at makataong pagpapairal ng batas, pagtataguyod ng hustisya sa ating bansa. Isang tao lamang po ang kanila pong arestuin, pero napakarami pong pulis. Parang mahigyera ho eh. Maria Cristan Sibial Ducosin watching at Kuwait. Magandang hapon po sa aking kapatid. Ang aking kapatid, Maria Cristan Sibial Ducosin. Noong Martes ho, mayroon po sa ating lumapit na isang security guard. Binigyan ko po siya ng contact number, pero hindi po siya tumawag sa akin. Baka siguro naayos na ang kanyang sariling problema. Nandito lamang po ako, ano man po ang aking makakayanan, ano man po ang kaya ng aking palatuntunan, nandito lang po ako. Para po ay tumulong ho sa mga katulad nitong mga nangangailangan ng tulong. Kaya nandyan lang po tayo. Para tulungan natin ang ating mga kababayan na humingi ng tulong. Diba? Mag-ano muna tayo, mag-share muna tayo, ha? Okay. So, basta kaya ho, gagawin ho namin yan ni kasamang Jun Dumikiel. Magaling yung kasama ko, si Jun Dumikiel. Kayang-kaya po yan. Kayang-kaya po ng aking kasamang Jun Dumikiel. Sila ho'y may reunion ho. Family reunion ho, dyan po sa Mananli, si Pukot Camarines Sur. Dyan po sa Bicol. Enjoy sa inyo pong mga familia Dumikiel at iba pang mga kalahi ng Dumikiel. Nandyan po sila ngayon sa kanila pong family reunion. Enjoy po kayo dyan. At sayang ho, dapat imbitado ako dyan. Batiin ko lamang ho na magandang hapon po si dating kapitan Dumikiel ho ng Barangay Mananli, si Pukot Camarinesor. Kapitan, magandang hapon po sa inyo. Hayaan nyo, kapitan, bago ho magtapos ang taon na ito, magkita-kita tayo. At yung plano ho natin para po sa agrikultura, sa farming ho, na magtanim tayo ng mga kalamansi at punong kahoy, gagawin natin yan sa iyong kalupain. At mag-aaral tayo paano mag-markot. Mag-aaral to tayo dyan. May iba tayo ng konti. Kinais ko lamang pasadaan nito dahil napakagandang topic ito. At mamaya ho, pag-usapan natin yung pong sinasabi po ni Senate President Chis Escudero, yung tungkol po sa na dapat malagyan ng sapat na pondo, put the money in agri, ayon po kay Senate President Chis Escudero. At ako po isang ayon po dyan, na mas lalong bigyan ng malaking halaga o pondo ang ating pong mga farmers. Tulungan po natin ang ating mga magsasaka dyan, dahil dyan po tayo umaasa sa kanila. Junalyn Sibial is watching. Magandang hapon sa iyo, Junalyn Sibial. Mga kamag-anak siguro namin ito, pagamat iba po ang kanya pong spelling ng apelido niya. Ito, sabi po dito ni Maria Cristan Sibial Ducosin, yes, dapat sumuko siya kay Delicia Juice. Siguro ganun itong ibig sabihin. Ayaw pagtago, lumabas ka. Ang anak ng Diyos, hindi takot humarap sa anumang mangyari. Alagad ng Diyos ay nasa likod ni Jesus Christ mo. Diba ho? Thank you, thank you. Oo nga naman, ikaw po ay kapag ikaw ho ay anak ng Diyos, bakit ka naman matakot? Bakit ka naman magtago? Diba ho? Alam mo ba ninyong marami pong congregation, marami pong mga relihiyon, kahit po yung dati pong sa dating daan, ganun din ho yun, ha? Hindi po yung mga miyembro ng dating daan, kundi po yung kanila pong founder po, ha? Sino pa ba?
na mga involved sa may mga kaso, ha? Marami-rami ho yan. Yung Philippine Vinibulent, ha? Ganun din ho. Alam mo mga kaso ho nito? Oh, pang-aabuso. Oh, yung mga kaso ho nito. Oh, itong mga nabanggit ko po, ha? Sila po ang founder. Huwag sila magalit sa akin. Yung kanila po mga church, ano ba tawag nito? Yung mga nagsasamba. Oh, wala kayo kinalaman. Kundi po ito lamang ating pinag-usapan. At may mga komento po ang ating po mga viewers po, ha? Kaya ulitin ko, kung narinig po nyo kanina ang sinasabi po sa interview, ha? Credit to the owner of this video. Ha? Hindi ko po pag-aari ang video ito na ipinakita ko at ipinarinig ko sa inyo ang interview ho ni Secretary Benjamin, Attorney Benjamin Benhor Abares Jr. Ha? Siya lamang may nagpahayag ng kanya pong komento kasi marami po ang nagtatanong. Ha? Isa ho kasi dito sa nakikita ko talagang kakaiba. Ito pong pag-aristo kay Pastor Apollo Kibuloy. Walang masama, aristuhin ang may kasalanan sa batas. Dapat niyang panagutan ang kanyang kasalanan. Tama naman yun. Kaya nga binabalansiyo natin dito. Marami po ang mga followers po niya na talagang nakasuporto sa kanya. Siyempre po, yung nasa panig ng gobyerno naman, ito naman po ang gusto nila. Na sino man, ang, kahit po ang Senate President, si Chief Escudero, no? Isang abogado rin o yan, kanya rin o, nanawagan din o siya. Harapin mo, ano ba ang ikakatakot mo? O, kung ikay naniwala sa rule of law, di ba? Sabi naman po ng ilan po, katulad po kay Mayor Rama ng Cebu City, no? Halos hindi sila nagkalayo ng opinion ho ni VP Sara at ganoon din po kay dating Pangulong Duterte. Isa lamang po ang inyong hulihin pero napakarami po nilang mga pulis na ipinadala. Siguro po inaalala nila dahil sa daming nga ho nito mga miyembro, no? Baka akala ho nila yung mga miyembro ay gagawa ho ng ibang aksyon. Pero nakita ho natin sa video ho na kanila pong inakyat ang pader, pumasok ho sila, wala ho silang nakita. Kaya ang tanong ko rito, kapag pagka sinabi hong arrest warrant at search warrant ho, di ba ho magkaiba ito? Pero doon sa akin nakikita ho, para kasama na rin ho doon, dapat ho pagka sinabi hong arrest warrant, pag pinasok ho ang bahay, dapat kasama na rin ho ang search warrant. Kasi mukha hong nakita ko roon, mukhang binuting-ting nila ho. O baka naman mali lamang aking paningin doon sa video, no? O, kaya nga nagtaka ako rito na sobrang dami hong pulis. O, kakaiba ho ito. Naalala ko nung panahon ho si dating Pangulong Joseph Estrada nung siya din po'y hinuli ho. O, sa kanyang paglabag sa batas. Doon po sa ikinaso nila, no? Marami din hong pulis ang pumunta. Pero mapayapa po ang pagkaristo. Saludo po ako sa dating Pangulong Estrada. Hinarap po niya ang kaso. At yun po ay nabigyan ho siya ng kalayaan. Kaya nakatakbo muli, nag-serve as mayor ho ng Lugson ng Maynila. Ngayon po, okay na ho. Ha? Kaya sana po, harapin po ni Pastor Apollo Kibuloy. Kung wala ho siyang tiwala, ay nasa kanya po yan. Oh, dahil kung ako po, eh talagang dapat harapin, no? Bilang isang alagad ka ng Diyos, di ba? Mahal ka ng Diyos, malapit ka sa Diyos, ano pang ikatakot mo? Di ba? Wala kang dapat katakutan. Kapag nag-preach ho kayo, bilib na ako sa kanila eh. Pag sila ho'y nagsalita sa ngalan ho ng Biblia at Panginoon, matindi ho sila magsalita. Parang inaangkin na ho nila ang langit at lupa. Pero nung sila ho'y mayroon pong arrest warrant, no, sinampahan ng kaso, ayaw ho nilang harapin. No? Dahil ba sa separation ng church and state, hanggat nandito tayo sa lupa, ang estado ang masusunod. Ang simbahan ay para sa Diyos. Iba po ang ating relasyon sa Diyos at iba po ang ating relasyon sa gobyerno. Sa Biblia ho yan. Ang sino man na tao, dapat kilalanin at igalang ang batas. Nandun sa Biblia yan, nasa Biblia yan, basahin ninyo kung kayo ay nababasa ng Biblia. Di ba?
Kaya ganun ho. Ito, babati muna tayo. Baka mayroon si John Dumigil. Nag-share po ako sa kanya. Okay, sabi niya thumbs up lang. Thank you, John Dumigil. Ha? Thank you sa iyong pag-thumbs up. Ha? Salamat sa inyo. Yun ho. At yun nga, sana po i-observe po ng ating gobyerno. Hindi lamang sa kapulisan. Ang mga pulis ko sumusunod lamang ho ito. Eh. Marami po mga pulis na nagtapos ng abugasya. Siguro kayo din ho, dahil nakapagtapos kayo ng abugasya, magbigay din po kayo ng komento o aral ho sa pagpapatupad ng batas. Alam ko po na ginagawa lamang ninyo ang inyong trabaho dahil po sa mandato ng inyong sinusunod sa sinumpaan ninyong tungkulin. Pero sana naman ipakita ho ninyo ang makatao, makabayan at higit sa lahat makadiyos. Kasi nga nakakagulat ho, ibang-iba ho ang naging pong sitwasyon nung aking mapanood ang video. Madaling araw, oras ng pagsamba ng kanila pong congregation o ng kanilang relihiyon. Yun nga po kung pinasok ho. Hindi ko alam kung, kasi may mga nagkomento, katulad ho kay Mayor ng Cebu City, abogado ho yan eh. Si Mayor Rama, oh, si dating Pangulong Duterte, mayor din ho yan. Siguro dapat magkomento din po ang ilang mga abogado rito. Ha? Mabigyan po tayo ng tama. Ha? Maayos ho. Ha? Na tawag nito. Maayos na ano po ba ang tama pagdating ho sa pagpapatupad. Kasi nga sabi ho dito ni DP Sara, no? Ha? Dapat ipairal ho ang batas. Huwag nating kalimutan ang kaligtasan ng lahat. Oh, lalo na ng mga sibilyan. At ang mahalagang matiyak na malayo sa panganib ang mga kabataan. Kaganda po ng kanyang mensahe. Oh, huwag din sana nating kalimutan na ang pandarahas sa ating mga mamayan ay paglapastangan sa ating demokrasya. Alalahanin po natin ha, na ang ating bansa ay democratic country. Baka magaya ito, magaya ka pa. Alam naman ho ninyo kung ano po ang inyong nakaraan. Pangulong Bongbong Marcos Jr., no? Dahil po sa mga pang-aabuso, ayon po sa mga lumalabas na mga kwento noon at ang ating po mga napapanood na mga nakikita natin, napanood natin na mga pang-aabuso, harassment, di ba? Pang-aabuso sa ating po karapatan pang tao, isa po yan sa naging basihan kung bakit po ang sambayan ng Pilipino ay nag-aklas laban sa dating Pangulo, no? Kaya maging aral na po ito. Huwag na ho natin balikan, ha? Kaya Pangulong Marcos, tignan mo mabuti yung nakaraan mo. Aralan mo. Hindi ko naman sinasabi na baka dumating ang panahon ay mangyari din sa iyo. Siguro hindi naman. Dahil iba na ho ang mga tao ngayon. Pero I hope na mapairal mo ng maayos ang pagpapatupad ng batas. No? Katulad ng iyong ama. Oh, nagkaroon ng people power. Ha? Ang sabi ho niya at napanood po natin, sa kanya pong pananalita na walang masaktan na mga sibilyan. Sana ganun din po kayo, ha? Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ha? At magtanong po kayo sa inyo po mga legal officers, mga abogado, ho, kung ano po ba ang tamang pagpapatupad. Diba? Siguro alam naman po ninyo yan sa lawak po ng inyong kaalaman bilang Pangulo, sa lawak po ng inyong eksperyensya sa politika, ay dapat po ganun. Kasi nga ho, pag yung tao na ho kasi ang nagkomento, no? Ang nagre-react doon sa mga nangyayari, iba na ho sila. Oh. Tandaan natin, inilagay tayo dahil sa tao. Ang batas ay para sa tao, hindi lamang sa iisang tao, kundi para sa lahat ng tao. Oh. Kaya nga sabi dito, sana ay mapanatili ang respeto. Yun ho, isa ho yung sa pinakamaganda. Yung pong magkaroon po tayong respeto ho. Ha? Sabi po dito ni Bossing Joe Buban, magandang hapon po. Ulit boss, salamat sa walang sawang paglingkod sa bayan. Ingat po lagi. Salamat po ha, Joe Buban. Ha? Salamat po sa inyo. Kailangan ho, mapanatili natin ang respeto. Kayusan. Di ba kayusan? At kapayapaan. Ito po yung pinakamaganda, yung kapayapaan sa ating bansa. At sigit sa lahat, sana po yung mga dabawin niyo, sabi nga ni Bipisara, ay maging mahinahon din ho kayo. Ha? Magmasid.
makiramdam, observe ho, tignan mabuti. Kung mayroong paglabag, mag-file kayo ng reklamo doon sa mga lumabag. Nandyan po ang ating pong ombudsman, nandyan po ang ating Sandigan Bayan, kung ano man po ang nakikita ho ninyong paglabag sa ating konstitusyon. Dahil nga po, doon po, sa ating pong Article 3 sa Bill of Rights, maliwanag na kailangan po magbigyan ng tamang sapat na due process ang isang tao. No? It hears before it condemns. Di ba yung mga ganun salita? Nung ako mag-aral, tuwang-tuwa ako. Pag pinag-usapan ho yan, sayang nga lamang, hindi tayo naging abogado. Naging tayong abogago. Ang sarap po ng, ng mga karanasan ko nun kapag nag-aral ho kami sa subject ho na law. Tuwang-tuwa po ako niyan. Kasi nga po, kasama po dyan yung mga kalukuhan. kalukuhan. Di ba? Lukuhan. Di ba yung mga ganun? Pero totoo po, napakasilan pong kurso yan. At isa po sa ating ambisyon niya noon. Sayang nga lamang, hindi natin inabot. Dahil hanggang dito lang po talaga siguro ang ating kapalaran. Sabi nga ho nila, kahit ikaw ay matanda na, pwede ka pang mag-aral. Tama naman po sila. Pero hindi ko po alam kung kaya pa ng aking pong isip. No? Kaya pa ng aking pangarap, pero hindi nakakayanin ang aking isip siguro kung mag-aral pa ako. Pero tingnan natin, maybe next year, tingnan natin kung okay pa. Diba? Ramon Bihar, maray na hapon, Noy. Sabi ho ni Bossing Ramon Bihar. Salamat, Noy. Thank you. At yan nga po, ha. Napakarami po mga komento ho rito. Marami po tayong mga nakikita hong mga iba't samot-sari pong mga opinion, reaction po ng ating mga kababayan. Kaya nga ito ho, ipinakita ko lamang ho sa inyo yung interview na ginawang interview ho kay Secretary Benhor Abalos Jr. regarding ho sa komento ho ng ilan para ho sa paghuli pag-aristo ni Pastor Apollo Kibuloy. Okay, basahin lamang ho natin ito pong isang mensahe galing po sa Senate Minority Leader na si Aquilino Coco Pimentel III. Ito po ay on commemoration of the Philippines 126th Independence Day. Kahapon po ito, June 12, 2024. Sabi nga ho dito sa English po, ito po ay kanya pong pahayag, no? I join the entire nation in commemorating our country's Independence Day. This is a momentous occasion to cherish the birth of our republic and reflect on the sacrifices made by our forefathers. No? As we celebrate this day, let us also commit ourselves to preserving the spirit of freedom, freedom and independence for future generations. May we use these occasions to remind ourselves of the challenges we face today. Inflation, ito yung mga problema na kinakaharap po natin. Joblessness, poverty, corruption, and crime. Yan po, totoo po ito. Itong lima ho, na binabanggit ho dito, ito yung lima hong problema po ng Marcos administration. Inflation ho, problema ho sa mga presyo ekonomiya. Pagtaas ng mga bilihin, joblessness, kakulangan sa trabaho, marami yung mga tambay, sorry po sa mga tambay, magandang hapon po sa inyo, pero minsan napakalaking tulong po ng mga tambay dahil naging tambay din ho ako noon. Kami ho isa sa mga tinatawag kapag may problema, kaya saludo ako sa mga tambay, pero huwag niyong hayaan na habang buhay kayo maging tambay, magtrabaho din ho tayo. Kaya ang gobyerno, malaki ang kanyang tungkulin. Alam po ba ninyo kapag ang isang bansa maraming walang trabaho, walang kwentang bansa yan. Inutil na bansa yan. Kaya kung ang Pilipinas, maraming walang trabaho, joblessness, walang kwentang bansa ito. Napakagandang bansa. Kinikilalang bansa. Hinahangaang bansa. Tinitingalang bansa. Pero maraming walang trabaho. At ang isa pang problema ho dito, karamihan po sa ating mga kababayan, nagtatapos ang kanilang pag-aaral o hindi, ang nais ho nila ay makapag-abroad para to earn ng maayos na compensation ng sweldo. Bakit? Sa bansa ho natin hanggang ngayon ho, hirap ho nilang ipatupad ang pagtaas ng sahod ng mga manggagawa. Isa ho yan sa mga kinakaharap na problema. Marami hong naging milyonaryo, bilyonaryo sa bansa natin
Pilipino man o dayuhan, pero marami hong naghihirap. Dahil ang pera ho, nasa iisa, dalawa, tatlo, sampu, isang taang tao lamang o pamilya ang mayroong hawak. Pero yung karamihan sa ating mga kababae mahirap ay salat sa kahirapan because of joblessness. Ha? Inflation, di ba ho? Poverty, kahirapan, isa ho yan sa problema. Ha? Kung nakita ho ninyo, mas marami ang mahihirap ngayon. Patagal ng patagal, pabago ng mga namumuno, pahirap ng pahirap ang sitwasyon ng ating mga kababayan. Higit sa lahat, isa sa problemang ito, mabigat ho ito, itong korupsyon. Hanggang ngayon, problema pa rin ang bansa natin is korupsyon. Bakit? Mahina ang mga namumuno sa bansa natin. Sorry, sad to say, na mahina po talaga dahil mayroong korupsyon pa rin. Pag wala ng korupsyon, sigurado ho, uunlad. Sabi ko nga ho, ang dami pong pera, ang laki ho ng budget ho na kanilang pinag-uusapan, every year ho yan. Walang budget ho, halimbawa 2024. Ang 2024, mas mataas ang budget ng 2024 kaysa sa 2023. Hindi ho pwedeng bababa ho sa 2023 ang budget. Lagi ho pataas ho yan sa bawat taon na papasok. Ngayon, kung ang budget na yan at mga sinasabi nilang dapat nilang bilhin, procurement, iba pa, mga projects, program, saka na accomplishment, pag may natapos na ho sila, kapag nagamit ho nila ng tama ho yan, napakaganda ng bansa natin. Pero ano nangyari ho? Mas nauna mo nang gumanda ang buhay ng mga politiko kaysa buhay ho ng sambayanang Pilipino. That's why dito ho pumapasok ang korupsyon. Sino ba sa inyo dyan mga politiko hindi korup? Taas ang kamay. Dahil palakpakan natin. Sino ba yung mga hindi korup? Taas ang kamay. Palakpakan natin yung mga hindi korup. Ayan ho. Walang nag-react. Wala hong pumalakpak na mga Pilipino. Samantalang pinapalakpakan ko. Kung sino man pong politiko na hindi nang korup, walang korupsyon sa kanyang pamumuno, ay aking saluduhan at palakpakan. Ito, palakpakan natin ulit ang hindi makorap na politiko sa bansa natin. Ngayon ha, pero marami hong nag-comment ho, hindi totoo yan, halos korap lahat yan. At higit sa lahat, itong crime problema ho sa krimen. Paliwat kanan, kamakailan lamang ho, isa ho sa ating mga kaibigan bilang isa tayong media practitioner, tinawagan ho tayo, tinawagan ho tayo upang ibalita sa atin. Isa na naman hong lingkod barangay o lingkod bayan ang pinaslang na naman ho dyan po sa probinsya ng Pampanga. Kaya condolence ho sa pamilya. So ngayon, dito pumapasok ang crime, ang krimen. Bakit? Alam po ba ninyo na ngayon ho, maging pulis ho, eto, pakinggan ninyo ha, mayroon akong ipaparanig sa inyo. As pasensya na po sa may-ari ng video ito. Gusto ko lamang pong i-share sa inyo. Ito pong isa pong mensahe po. Nagulat ho ako eh. Biro mo isang police official. Tapos sasabihin niya na sino po ba sa inyo ang ano. Mabigat ito, itong sabi ho dito. Sabi ho dito ni Ramon Bihar Malabo na Yanoy. Sabi ho niya, ito pang isa, basahin natin. Kanyang komento. Nakasanayan na nila ang mag-corrupt. Hehehe. Nakita ho ninyo, talaga hong sanay na ho sila sa korupsyon. Kawawa na ho talaga. Kawawa ang ating mga kababayan, kawawa ho. Ito, nais ko lamang kong i-share sa inyo. Sana ba yun? Gusto ko lamang pong i-share sa inyo. Sana ba yun? Yung isang mensahe. Sana ba yun? Sandali lang ha. Sandali lang ha. Share ko lamang ho sa inyo. Ito ha. Ito. Ayaw. Sandali lang ha. Ayaw. Bakit yan ha? Ayaw. Ayaw nito. Okay.
Mahirap pala ito. Okay. Okay, hindi na siya maano, hindi na siya marilo. Di bali, hayaan niyo na. Ha? Sabi po dito, ha? Thank you ha. Thank you Anoy Ramon Bihar, salamat po sa inyo pong komento. At Domer Gobelio, salamat sa iyo watching siya. Thank you. Salamat sa pag-share ninyo. Salamat ha. Meron kasi dito isang police major ho. Sayang din natin mapakinggan yung kanya yung sinasabi po ni Congressman Dan ba ito, Congressman Dan o Congressman Akop ba ito? Yung nag-interview nito. Nasabi niya, totoo ba ito? Nakapatay na ba kayo, Mayor, Vice Mayor, Kapitan? Sabuti na lang, walang congressman na sinabi. At ang daming nagpatotoo ng mga puliso habang sila ay nagtatalakay nito dyan po sa Kongreso. Sayang di ko mabuksan. Ang ganda ho nito. Pero nung isang araw ho, nabuksan ko ito. Ngayon hindi ko na mabuksan. Hindi ko na mabuksan ngayon. Ang ganda nito. Ayun. Ito ba sinabi mo to? Pero itinanggi niya, no, Your Honor. Sabi ni Congressman o Representative Dan Fernandez, nakapatay na ba kayo? Ayan, tuloy ho natin. Patrolman Aliaga, kasi nabasa mo sa report dito na sinabi niyo sa akin, na sinabi niyo na nandilig niyo, sa conference sa pinatawag ni Kiyan ng Kiyan. Namatakot kayo dahil napapapatay ako ng mayo. Sus, ginawa. Napapapatay ako ng vice mayor. Wow! Lupit nito. Ito yung mga pulis ngayon. Patrolman ng Bongo, sa mga sobra. Patrolman na Kariaga, kayo nabasa ko lang dito. Pero isa lang ito. Ha? Hindi naman lahat ng pulis. Sinabi niya po yun, karugtong po. Pinanggit niya po na kung sa kaso makakaligtas kayo, sa akin hindi. Ayun po yung in-state niya nun sa amin. Lupit. Iba. Kariaga po, sir. Patrolman na Maumbong. Here. Ito, nagpapatotoo yung mga pulis, ho. Na mga tauhan niya, dito kay Police Major. Ang lupit ito. Ang lupit na pulis nito. Dapat pagsisipain ito, eh. Patrolman na Garcia, saka si Patrolman na... Hindi dapat ito. Sergeant Garcia. Sinabi ba niya yan? Oh. Yes, Your Honor, saka yung sinabi niya, oh, Your Honor, na may nag-uutas, he was referring to me, Your Honor. Kawawa. Okay, so sino-sino ang mga nasa pre-conference nung sinabi niya yung mga bagay na yun? Kaya yung CR ito, National Capital Region, Police Office. This committee, we have to dig deeper on this because kung meron siyang mga allegation na gano'n, and I think that was substantiated by, Demokrito and Tester. Kasi doon sa report na binasa ko, umaayon sila eh. Ayun, pinutol natin dahil atin lang po itong pinarinig. Mahirap po, makapiright po tayo. Salamat Facebook, salamat Kimita. Kaya ko siner sa inyo ito. Police Major ho, sa National Capital Region ho yan. Ibang klase ho. Di ba? Paano ho tayo lalapit? Kaya nga ho, sa totoo lamang ho, nakakatakot ho. Sa totoo lamang. Oh, kung hindi ko kilala ang pulis, hindi na ako pumupunta sa pulis. Maniwala kayo sa akin. Sorry po, hazard to say that na hindi ko tinotolerate ho yan na ang aking sinasabi ay gawin ho ninyo. Sa totoo lamang na natatakot din ho ako. Oh, kasi minsan ho, sila po yung dapat kakampi natin. Sila po yung kuyang at ate natin sa kanilang paglilingkod para to serve and protect us. Diba? Pero ganyan po ang marinig natin. Alam po ba ninyo na minsan ko pong narinig yan sa iba pa po? Oh, sabihin natin biro o totoo, hindi dapat sinasabi ganun, 'di ba? Oh, meron nga ho diyan eh, nagreklamo, nagko-complain lamang ho sa police station. Oh. Tingnan niyo sa mga susunod na mga araw. Oh, mag-observe ako sa iba't ibang mga police station. Kaya nga sina-challenge ko po ang mga media practitioner, wag na po kayo perma ng mga huli ng drugs. Oh. Alam ba ninyong mali yung ginagawa ninyo po? May perma kayo ng huli ng drugs tapos hindi nyo nakikita ang police operation, wala kayo sa police operation, ipresenta na lang sa inyo na may huli ng drugs. Mali po yan, mga media practitioner. Pag-aralan nyo mabuti kung tama po ba yung inyong ginagawa. Huwag ko kayo masilaw sa pera, binibigyan kayo ng pera bilang kapalit sa inyong pagperma. Pag-aralan nyo mabuti. Ha? Hindi ko kayo inihusgahan.
hindi ko kayo pinakialaman. Pero pag-aralan ninyo, malinaw na malinaw yan, sinasabi na po yan ni Senador Idol Rapi Tulfo na dapat nandun ka. Ang rason kasi ng iba, delikado raw, kaya hindi na sila pinasama, pero dapat nandun ka. Oh, para makita mo mismo, totoo ba ang kanila pong ginagawa? Dahil kayo po ang testigo, kayo po ang witness dito. Oh, oh, bisitahin niyo po ang iba't ibang mga police station. Oh, tignan ho ninyo, eh, dyan lamang ho sa probinsya ng Bulacan. Oh, nakakalungkot. Yung provincial director ho ng Bulacan, hindi ho mahagilap, hindi ho makausap. Ganon din po ang mga chief of police ng Bulacan. Pero may ilan naman ho dyan na okay ho. Bisitahin ko rin sila pagdating ng panahon. Eh, gusto ko po sana talaga na kumarap din po sila sa mga katulad natin. Diba dito sa Metro Manila, wala akong masabi. Maging substation commander, maging precinct commander, maging chief of police, maging district director, okay ho sila. Nakakaharap ko po at nakakausap ko po. Pero unlike po sa iba, napakasayang. Lalo na sa mga malalayong probinsya na hindi naman tayo araw-araw, may pagkakataon, may panahon, may pera pang gastos, pang gasolina para puntahan at bisitahin sila upang malaman natin ang kanila po mga accomplishment at mga programa po. Diba, sabi nga ho nila, magagaling lang daw ho tayong magbintang, oh, magkwento. Oh. Kaya nga po pinupuntahan natin sila para malaman natin. Diba? O nakita ho ninyo, maristo lang kayo isang tao. Ang dami ho ninyo. Samantalang pag kinausap po kayo, hindi kayo nakikipag-usap sa amin. Ha? At ang gusto pa ninyo, manduhan kami. No way. Huwag. Dahil kami ho, nabubuhay. Kung ang aming sariling production ho, binabayaran kami ng aming mga boss, pera ho ng privado ho yan. Hindi ho katulad ninyo, ang pera ho ang ipinapasahod sa inyo ay pera ho ng taong bayan. Kasama na ho kayo na nagbabayad ng buwis. Pero mas maswerte kayo dahil kayo ay nakatikim ng buwis ho natin. Kami ho, wala hong natikman. Ano natikman namin? Yung kalyang lubak-lubak? Yun ang natikman namin. May video pa nga, tuwang-tuwa ako eh. Yung lubak-lubak na kalye, tinaniman na ho niya ng kamote. Malaking insulto ho yan. Kung ang gobyerno natin may tamang pag-iisip oh, at tamang pakiramdam, dapat inayos niya ang lahat ng problema. Alam kong napakahirap ayusin. Alam ko pong hindi kaya ng isang araw lamang, ng isang ganito lamang, alam kong hindi kaya. Pero dapat inuunti-unti nila. Dapat ho nilang, katulad ho niya, no, dyan lang po sa kabahan ng EDSA, nung ako po'y papunta po ng probinsya, ako po'y nag-commute, sumakay ng bus, hindi pa ako nagdala ng aking service dahil malayo ho, at magastos. Nagpahatid ho ako, patungong Cubao. Abay, nagulantang ako, napakatindi ng traffic. Yung pala, ginagawa yung skyway ho. Oh, sorry, hindi skyway. Flyover ho ng Kamuning. Ah, Kamuning. At Timog, flyover ho. Ginawa ho, ginagawa ho. Kinokompuni, ayos ho yan. Magandang sinyalis at palatandaan. Ibig sabihin, buhay ang gobyerno. Ah, gising ang gobyerno. Gising ang Marcos administration, ang gobyernong Marcos. Buhay ang gobyernong Marcos. Dahil inaayos o kinukumpuni ang mga sira hong mga flyover o kalye. Pero ang tanong ko roon, dapat ho, sa laki po ng budget ho dyan, sa pagkukumpuni ho niyan, kung wala man tayong mailagay na trapping enforcer dahil sa hirap po, mainit ang panahon, dapat ho maglagay tayo ng ibang mga tao, no? Salita no, oras-oras nagpapalit ho, para po doon pa lamang ho sa unang arangkada, no? Makapaghanap na sila ng ibang way na hindi na sila dumaan dyan. Diba? Hindi ko kayo sinisisi. Ang akin lamang ho, ay mag-provide kayo ng tama hong panahon na para po ang mga commuters na katulad ko ay maginhawa naman po para sa amin. Ang dami na pong ilan na pong trilyonis o bilyonis, milyonis na perang ginastos ninyo para ho maglagay, gumawa po ng samot-saring kalye, flyover, skyway, expressway, pero dinanas pa rin namin ang traffic. Pangalawa, sana pag-aralan din po ninyo ang toll regulatory board, yung pong sinasabi niyong cash leash. Di ba? Hindi po lahat ng mga motorista ay kaya ho nilang magpasok ng pera doon sa kanila pong RFID o ano man yung tawag pa sa iba. Ay, marami po ako nakikita ho eh. O, mantakin ho ninyo, galing ho ako ng
malayong probinsya. Pagdating ko po sa Dao, nag-stopover ho yung boss na aking sinakyan. Tapos siyempre, lumabas na ho kami patungo Metro Manila. Ang tindi ho ng traffic, kunting ulan lamang, traffic na ho. Hindi ko po alam kung anong naging dahilan. Noong nakaraang araw naman po, madaling araw, alas 4, alas 3 ng umaga, siguro yon, kung di ako nagkakamali, mayroon naman pong nagsalpukan na mga nagsalpukang sasakyan dyan po sa kahabaan po bago po dumating ng Balintawak from North Luzon Expressway. Matagal din po bago ho naayos. Diba? Dapat ho, ang laki po ng pera po ng ating... Alam po ba nyo sa ibang bansa? Ah? 5 minuto lamang ho, may respond din agad sila. Oh, kapag ho nakita ho nila na may problema po sa kalyeng yan, hindi naman ho ibig sabihin na lahat ng bansa ay walang traffic. Meron pong traffic. Pero sila ho, may respond din sila sa mga emergency cases. So, pag mayroon pong mga ganong problema, agad-agad ho nandyan sila. Diba? Dati-rati ho, yung mga expressway, mayroon ka pong makikitang screen. Oh, sa ganito pong ano, may traffic dahil sa inaayos ang kali. Ngayon ho, wala na ako nakikita. Kung mayroon man, baka di ko nakita. Kayo po ba? Kayo po bang mga naglalakbay gamit po ang mga expressway? Kaya nga po tinawag na expressway eh. Alisin nyo na yung express, gawin na lang yung way. Alisin nyo na yung express. Diba? Sinasabi natin expressway, ibig sabihin walang traffic dapat. Tapos pagdating po sa pagpasok mo, siyempre po, kukunti lamang po ang pinto o daanan ng mga nagbabayad ho ng cash. At ganun din ho sa pag-exit ho, ganun din ho. Kaya nagkabulbuhol. Hindi kayang gawin ang paraan ng management po ng iba't ibang expressway. Baka kaya niyong gawin ang paraan, mga busing. Kayo pumana sa gobyerno, Toll Regulatory Board. Sino po bang may hawak nito? Ha? Baka pwede niyong pakiusapan na kapag dating ho ng napakarami na napakahabang pila, ay magbukas sila ng iba pang lane para sa cash lane. Nasa Pilipinas ho tayo, hindi pa ho handa ang lahat. Unti-unti lamang ho yan. Dandahanin ho natin hanggang sa matuto ang tao na hindi na ho magbabayad ng cash. Pwede na ho ang cashless. Ibig sabihin, card na ho, pwede na ho doon. Di ba? Kung di nyo ba alam, mga kababayan ko, ang ilan po dyan nagigit-gitan. Minsan ho, nagka-away-away na ho, dahil sa pagigit-gitan. Dahil mali nga ho ang kanilang mga linya. Napansin ko ho yan eh. Ako po'y nahiya sa sarili kong bansa. Kakahiya talaga. Ha? Lagi natin sinasabi na ang Pilipinas ay ganito na. Puro tayo pabida na ang Pilipinas ganito. Pero maliit na problema, hindi natin kayang gawa ng solusyon at paraan. Di ba? Ang laki ng pera na ating ginagasta. Pwede ba natin gastusin ng tama? At makinabang naman po ang ating mamamayan. Yung sinasabi pong joblessness dito, sabi po ni Senador Coco Pimentel, joblessness, hayaan nyo natin ang inflation dahil apektado naman buong bansa, buong mundo, maging sa bansa natin. Pero may solusyon pa rin ho dyan ako nakikita. Kanya lang po, hindi po tayo tinatanong kung anong dapat solusyon. Kaya nga sabi ko nga noon, kung ang isa pong gobyerno gamitin ang sentido komun, ang utak, alam kong ginagamit ho nila, pero minsan madalas sa kwento lamang ginagamit. Pumunta ho sila sa farm, makikita ho nila kung ano po ang ani ng mga kababayan natin. Sabi ho nila, kulang ang bigas. Pumunta ka sa mga, kaya nga ako nagpasalamat po kay Speaker, Speaker of the House, Martin Romualdez, dahil nung nagkaroon ng problema sa pagtaas ng presyo ng mga bigas, pero bagamat ningas kugon lamang ho yun, pero hindi naman trabaho ng Speaker ho yun eh. Hindi naman trabaho ng kongresista yon, pero at least ho, kanila pong binisita para malaman nila kung sapat ba o kulang ba ang supply ng bigas. Nakita ho nila, sobra-sobra ho ang mga bigas sa mga bodega ho. Hindi lamang ho dito sa Luzon, kundi ho sa buong Pilipinas. Pero nagagawan ho ng kwento ng mga negosyante na kulang na ho sa supply. Sobra nga sa supply ho eh. By imported na tayo, marami pa tayong local na ani. Katulad ng mga gulay sa Mindanao, sa Visayas, sa Luzon, higit sa lahat sa Luzon. Ang daming ani na gulay dyan, halos nabulok na lamang ibinabalik. Kung nakita ho ninyo yung ani po ng mangga, ang aking pong pananaw doon, bakit hindi nabili, baka mataas ang presyo ng mangga. Yun lang aking pananaw. Pero kung sabihin natin, kulang ang ani,
tinapon na ho, nagkabulok-bulok na ho sa sobrang dami ng ani. Kaya kalukuhan lang kung sino man yung nagsabing ganun. Ha? Kalukuhan sa dami po nating mga pananim. Oh, halos po ang mga tao, kahit yung mayaman ho, marunong na ho mag-farming. Oh, nakita ho ninyo, may mga backyard farming na ho, maski dito sa Metro Manila. Ang ilan nating mga kababayan, marunong na rin ho magtanim ng mga gulay. Kaya paano nyo sabihin, ha, na kulang tayo sa supply? Sobra po sa supply. Sa sobrang supply ho, nangabulok, oh, nangalanta, oh, nagkalanta-lanta ang mga gulay. Oh, yun po ang katotohanan. Oh, kaya kalukuhan yan mga sinasabi nila. Kaya sana po, sabi ko nga eh, ang problema basura. Mag-hire ka pa, mag-hire ka mahal na Pangulo Marcos. Ang laki po ng pera ho, ng bansa, ng inyong pong budget. Oh, maglaan kayo ng pera para ho mag-hire kayo ng mga empleyado, yung mga jobless ho dyan, walang mga trabaho, i-hire nyo bilang taga-walis, taga-hakot ng basura. Meron po tayong naglilibot para po sa ating mga garbage collector. May garbage collector tayo. Pero kinukolekta ba nila ng bahay-bahay? Hindi ho. Kung saan lang ikot nila, kasya lang po. Kasi mga truck ho yan eh. Yung mga iskinita ho, mga liblib na lugar, hindi na kaya pasukin ho ng garbage collector. Kaya kung maaari po sana, magdagdag tayo. Katulad ng ginawa sa ibang bansa. Kaya naging nating halimbawa, ibang bansa, ibang bansa, ibang bansa, ibang bansa. Sa sobrang talino natin, hindi natin naiayos at napagawa. Kaya nga ito, simpleng problema ang sinasabing challenges we face today. Oh, may we use this occasion to remind ourselves of the challenges we face today. Ano ito? Inflation, joblessness, poverty, corruption, and crime. Itong limang ito, swak na swak ito sa gobyernong Marcos. Hindi ko sinisisi na maling-mali, pero dapat pagtuunan ng pansin. Next year ho, tatlong taon na. Sobra na ho yan. Para sabihin nating hindi kaya. Kaya dapat yan. Kaya lang hindi ho nagawa ng mabuti. Diba ho? Yun ang ibig ko sabihin. Yan ho. Kung iayos lang natin, katulad ho yan, pag nakita ho natin sa kaliho, kulang ang pulis. Ilang beses na akong naglilibot ho sa mga presinto, ang lagi ho nilang komento sa akin, kulang ang mga pulis. Pero nung hinuli ho, nagkaroon po ng arrest warrant ho, si Pastor Apollo Kibuloy, ang daming pulis pala. Saan galing itong mga pulis na ito? Kung yung mga pulis na yan, umaristo kay Apollo Kibuloy, ikinalat ho yan sa mga kalye, mababawasan ang krimen. Pag may nakita kang pulis dyan, sino bang luko-luko? Natitira pa. Kaya kung nakita ho ninyo, patayan dito, patayan doon. Sorry, sad to say. Nandyan. Mabiruin mo, malapit lamang sa barangay hall. Pinas lang ang isang public servant. Kaya ganun ho, nakakalungkot. Sabi nga ho nila, wala daw hong krimi nung panahon ng kanyang ama. Hindi totoo yan. Alam ba ninyo na marami yung napakarami holdupper, snatcher ng mga panahon? Dahil nga po, alam mo ninyo, pag meron pong mga magnanakaw, maliban na lang po sa hanap buhay po nila yan, ha? Ang iba po dyan napilitan magnakaw dahil sa kahirapan. Kaya pag walang magnanakaw, walang mapagsamantala, ibig sabihin, ang bansa mo, tingnan nyo ibang bansa, tingnan nyo ang Switzerland, tingnan ninyo ang Australia, New Zealand, at iba pa mga bansa. I-compare mo ang krimen sa kanila sa krimen sa atin. Sa kanila nga ho, yung mga, sabi nga ho ng isa kong kaibigan na taga-ibang bansa, pagdating niya rito, nagulat siya, mga security guard, may mga baril sa loob ng mall, mga security guard sa pinto, may mahabang armas, o maiksing armas, samantalang sa bansa nila, batuta lamang ang hawak nila. Pulis lamang doon ang mayroong baril. Kung may baril man yung mga security guard, yun ay na-assign po sa napakasilan pong posisyon. Sa kanila po, batuta, pamalo. Dito sa atin, halos ang mga tao may mga baril. Lisensyado man o wala.
pero hindi pa rin ho natin masawata-wata ang krimen. Anong dahilan? Yan po ang isa po sa pinakamalaking katanungan ng aking isip ho. Marami ho tayong mga pulis, pero madalas po natin naririnig sa kanila pag kinausap natin, kulang po kami sa pulis. Ang laki po ng budget ninyo taon-taon, ba't hindi kayo mag-hire ng maraming pulis para protektahan ang ating mga kababayan at hindi lamang ating kababayan, kundi ang ating bansa na rin at the same time. Kung nakita ho ninyo, ayaw ko na lang pag-usapan, yung pong pambubuli ho ng China. Samantala yung ibang bansa ho, hindi takot sa China, tayo lang ho ang takot sa China. Pero ang tatapang natin, pagkapwa natin Pilipino, napansin ba ninyo yon? Tingnan nyo si Manny Pacquiao, dating senador. Yung tapang niya, ginamit niya sa sports. At yun ay nakipaglaban nun siya para sa karangalan ng bansa natin. Dapat ganun tayo. Ipagtanggol natin ang bansa natin. Mag-hire tayo ng maraming sundalo. Ngayon, nagtaka ako eh. Pati mga pension, retirement ng mga sundalo, police, ay pinagkakat na ho eh. Pinag-uusapan dahil kulang daw ho sa pera. Nasaan na punta yung mga pera? Trilyonis po ang budget. Hindi naman po bumababa ang ating utang. Nung panahon ng Dilawa, nung Aquino administration, nakapag-bribe ng utang. Pero ngayon, lumubo na naman bigla. Hindi po alam ng mga tao ho yan. Kaya kung sana ay ipakita ho nila kung magkano na ho ang utang natin ngayon para malaman din po ng taong bayan. Diba? Di bali ho mangutang tayo, dumagdag ang utang kung nakikita naman natin na yung inuutang natin ay nandyan ho, nakalagay po na nailagak po sa tama. Hindi po nakalagay po yung pera sa bahay po ng mga politiko. Di ba ho? Kasi yan po ang kasabihan nila. Pero pag tinanong mo mga politiko, wala po kami korupsyon. Totoo naman po, wala silang korupsyon. Totoo naman po. Pero tignan nyo po ang kanilang pamumuhay. Ano po ba ang trabaho nila? Ano po ba ang negosyo nila? Bakit sila yumama ng ganon? Tignan ho natin mabuti. Nag-aral ho, nag-graduate, pagkatapos mag-graduate, pumasok sa politika. Sa halip na magtrabaho, naging pumasok na politician. Anong ibig sabihin nun? Para maglingkod, tumulong sa tao? Sabi nga po ni Bong Alvarez, nung siya po na-interview, si Mr. Excitement, mahirapan tayo sa politika, wala tayong pera. O bakit niya nasabi yun? Mahirap pumasok sa politika kapag wala kang pera. Dahil kailangan mo munang mamuhunan bago ka kumita. Pag nandyan ka na, tsak na, buhay ka na. Alamin ho ninyo ang mga history ng buhay nila. Dati hong isang ordinaryong barangay chairman, ngayon ho tatlo na ho ang bahay. Saan galing yung pera niya? Ang sabi, negosyante, anong klaseng negosyo? Yung pagawaan nga ng bagoong ho eh, pag pinuntahan ho ninyo. Kumikita o maasinso, pero hindi ho katulad ng mga ilan nating mga kababayang politiko. Sorry po sa inyo, huwag ho kayo magalit sa akin. Nakikita po kasi namin ho yan eh. Nakikita po namin. Mayroon naman pong ilan na ayaw na po sa politika, katulad po kay Ted Filon. Umayaw kasi nagulat ho siya. Araw-araw mayroon siyang bisita sa bahay niya at sa kanyang opisina, humihingi ng tulong. Sabi niya, mahirap ito. Kaya pag hindi ka corrupt, hindi ka bagay sa politika. Anong dahilan ng mga Marcos bakit bumalik sa politika? Para ipatunayan, para maglingkod, ano nangyari sa atin ngayon? That is the big question mark. Di ba? Yun po ang dapat nating isipin. Okay? Sige, salamat muli sa inyo at magandang hapon sa ating lahat. At Diyos mabalos at mabuhay ang masang Pilipino. Daghang salamat sa inyong tanan. God is good all the time. To God be the glory. God bless. Adios amigos. Thank you sa mga viewers ko lahat. Thank you sa inyong pag-share, pag-like at pag-follow. Thank you so much. Bye-bye. Adios amigos.